Hello once again guys, welcome back po sa aking YouTube channel. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa akin, subscribe na po kayo and hit the notification bell para sa mga susunod ko pang useful tips and upload. Today ay, for today's video, i-share ko sa inyo yung napanood ko, yung My Sassy Girl. It's the first day today, My Sassy Girl Philippine Adaptation. Ayan, bibigyan ko po kayo ng background dun sa mga hindi pa po nakakaalam bakit Philippine Adaptation. It's a remake of the Korean, original Korean hit movie na My Sassy Girl na pina-release noong 2001. Starring si Jun Ji Hyun tsaka si Cha Tae Hyun. Si Jun Ji Hyun, sa mga hindi po pamilyar, siya po yung babae sa Legends of the Blue Sea at tsaka sa My Love from the Stars. Ayan, mga sikat na Korean drama. Yung lead actress niyan is still active and I think ginugel ko yan. Siya pa rin ang highest paid actress ng Korea as of the present. Ibig sabihin ganun siya kagaling. So yun, konting background lang po. And again, bibigyan ko kayo ng meaning. My Sassy Girl means rude and walang respeto. Kasi dyan po iikot yung story niyan. Yung character ng Philippine adaptation natin is played by Tony Gonzaga. Ang pangalan niya po sa movie is Sheena. And si Pepe Herrera, ang pangalan niya dyan ay si Junji. So, si Sheena ay isang broken-hearted girl na as in broken. Wasak siya. So, mag-meet sila sa isang ano. Bibigyan ko kayo ng konting spoiler pero as much as possible, hindi ko i-spoil lahat. Mag-meet sila sa isang train station kasi parang makikita na susuray-suray siya doon, lasing siya. At ma-meet siya ni Pepe Herrera roon na magiging concerned dun sa kanyang nagiging weird na iginagawi. Kasi, yun nga, parang si character naman dito ni Pepe Herrera is sobrang bait, sobrang pushover na lahat ng ipagawa mo, susunod lang siya. Ganun siya kabait. May mga ganun talagang klase ng tao na pushover talaga. So, pleaser siya, ipi-please niya lahat nung iuuto sa kanya ni Tony. Doon na mag-i-start yung mga adventures and misadventures nila. So, ang makokomment ko po overall dun sa movie, there are parts na boring para sa akin. Ito ah, itong Philippine version na pinag-uusapan natin. May mga parts siya na boring for me and siguro i-appreciate ko yung effort na siguro the director is trying or the writer is trying to make it more funny than the original version kasi marami siyang attempts na magpatawa. Pero ano kasi, minsan yung 'di ba ang sabi nga yung good acting is not acting. Parang ang magaling daw na pag-arte is yung parang hindi ka umaarte. Eh maraming part doon sa movie yung nagtatry magpatawa, hindi ka makumbinse kasi yung setup, yung build up nung paglinyahan, masyadong staged and theatrical and expected. So ang nangyari tuloy ang ending hindi nakakatawa. So yung mga supporting roles na bumibitaw nung mga parang supposed to be nakakatawa, nahihinaan ako doon sa mga supporting roles dito sa movie na to be honest. Tapos po, acting wise, chemistry, nung una, hindi ko nakikita. Parang hindi ako makonvince sa Tony and Pepe Herrera. Pero, ang take away ko lang dito, towards the last 1/4 part of the movie, kasi pasemplang na eh, parang ano ko, ay nako, hindi na pipick up tong movie na to. Pero nung last, kasi marami siyang binitawang mga hugot lines, kasi buktok ko nga ito sa babaeng broken-hearted na tinatry, tulungan at i-repair nitong guy na mamimit niya. Ang masasabi ko lang din, binigyan ng depth yung character ni Pepe Herrera rito. Kung meron mang bumuhat ng movie, si Lods yan ng rewind. Si Pepe Herrera talaga yung nag-shine. Or hindi ko alam kung intentional na gawing mag-shine si Pepe Herrera as the new leading man dito sa isang mainstream film na to. Pero siya talaga halos yung bumuhat ng movie para sa akin. Doon matutuwa kayo doon sa character ni Pepe Herrera. Si Tony, same kung ano siya, the usual na papanood niya si Tony, ganun naman yung ma-expect niyo sa kanya. Tapos, yung nga po, ang masasabi ko,
buti na lang, pumikap siya nung towards the end. Kasi dun yung hindi na rehashed yung mga hugot lines, dun na ano, parang dun na ako somehow na ay okay naman pala kahit papano na ginawan siya ng Philippine adaptation. Hindi na masama. Kumbaga, hindi yung parang, Diyos ko, ang semplang na semplang. Pero hindi, kumbaga, towards the end, dun mo maaano na, ah, hindi na masama. Pumake up na yung acting ni Tony. Somehow na-convince na ako na nag-jibe na yung ano nila, yung padulog, bumawi. Bumawi talaga siya dun sa last part. At paano akong na-convince? Napaiyak pa nga ako dun sa bandang huli. Kasi ano na ako eh, parang wala na akong expectation dito. So, my rating for this film, to be honest, will be 7 out of 10. Kasi, magsisinungaling ako pag sinabi ko sa inyong ubod ganda ng pelikula. Siguro panoorin nyo ito kung naku-curious kayo ng walang mataas na expectation. Kung gusto nyo lang ng feel-good movie, okay naman siya. Lalo na yung kung hindi mo naman napanood yung Korean version, wala kang pagkukumparahan, di ba? Pero kung ako, ito po sa personal ko lang opinion ha, no to bashing. Original versus remake, mas maganda yung original. Kasi alam nyo, kahit na 2001 pa yon at mas mabago-bago tong remake, I think this remake is shot mga 2020 eh, bago pa mag-pandemic. Hindi ko lang alam ha, wala akong info dyan. Kasi isa sa supporting character, buhay pa si Joey Paras eh. Eh si Joey Paras patay na siya eh, nitong last quarter ng 2023. Pero ano, yun po. Kasi ang presentation ng Korean version is very straightforward lang. Walang masyadong attempt na magpatawa. Yun lang siguro yung kaibahan. Itong ating kasi, medyo boring. To be fair, yung original may mga parts rin naman na boring yun. Pero kasi, iba talaga ang Korean eh. Gumawa ng transition, editing, yung mga kuhaan nila talaga, mas advanced kasi kesa sa atin. Pero, the effort is good naman dito sa film na ito. So, ang rinig ko, magkakaroon din to ng mga international screening. Kung makakarating po sa mga nanonood sa ibang bansa dyan, parang ang rinig ko, una yata isa UAE, papalabas siya. So, i-catch nyo rin, yung mga fan ni Tony dyan, tsaka yun nga po, itong abangan ninyo, si Pepe Herrera, very maganda yung ano niya rito. Maganda yung character niya. Siya yung ano, siya yung katutuan nyo rito na okay pala yung acting nito, ma-appreciate nyo. So hanggang dun lamang guys, that's my honest review, and till next time. Bye!